Yo, what's up mga homes? So mga homes, no, so ngayon, no, Friday morning. So nag-ride tayo mga homes. Gamit natin tong ano, tong isang motor ko, tong Vespa. Pakita ako sa inyo mga homes, no. Ayan, no. Yan yung Vespa natin mga homes. Vespa 300. This one, ano to po mga homes? Sea Journey. Ayan, Vespa 300. So, ano ko lang siya, no? Base sa observation ko dito sa motor na to, no? Ayan. Ayan siya mga homes, oh. So, lipat lang tayo dito mga homes sa, ano, sa lilim. Kasi medyo mainit na, eh. Ayan. So, ayan siya mga homes, oh. Yung scooter natin, no? 2014 Sea Journey 300cc mga homes. Sinubukan natin i-observahan yung ano niya, yung takbo niya. So kung sa performance niya mga homes, halos maganda naman yung performance niya. Ang isang ano ko lang sa kanya is yung ano niya, pag magta-top speed ka na, pag isasagad mo na siya, parang ano na siya, parang ampaw na yung dulo niya. Siguro dahil hindi naman talaga to design for speed. So, kung sa arangkada, niya tsaka yung gitna niya, wala akong masabi, malakas talaga. Syempre dahil ito ay 300cc mga homes, so malakas talaga 'yan. Yun nga lang, ang sa speed niya, pag dumudulo na siya, pag nagta-top speed na mga homes, medyo ano na siya, medyo parang nakukulangan na ako. Siguro dahil siguro sa ano, dahil siguro sa baka nasanay lang siguro tayo sa ano, sa mataas na displacement ng CC ng motor mga homes, no. Kaya siguro parang nababagalan tayo. Kaya pero siguro kung halimbawa eh, first time mong magda-drive ng mataas na CC na scooter, no. Siguro magiging ano sa ito, magiging masasabi mo siguro na sobrang lakas, sobrang bilis. Kaya ganun mga homes. So sa akin, pakiramdam ko ay medyo yun nga, nakukulangan ako sa dulo. Pero okay naman siya, arangkada, gitna, napakalakas. Sa dulo lang siya wala. So yun nga ang isa sa ano ko, maaring hindi naman talaga siya design for top speed. So pang hindi naman tong Vespa, hindi naman to pang racing, you know. So eto pa, kalimitan to mga pang city drive lang. So ayan mga homes, no. Ayan, napakaganda. So matagal na sa akin to mga homes. So ilang buwan na sa akin tong Vespa natin na yan. Matagal na rin to sa akin. Ngayon lang natin naisipang i-vlog mga homes. So ayan siya, makinis pa rin naman siya. Ayan, bago lahat ng gulong. Tapos mga brake pad niya bago pa rin. Ang tinatakbo pa lang nito mga homes, ano pa lang? Ayan pa lang ang tinakbo niya, oh. 5,500 ang tinakbo niya pala. Ah, 5,500. Yan pa lang mga homes ang tinakbo niya, no. So good na good siya na kasi almost new siya. Ayan. So meron lang tayong konting ano, no. Yan sa exhaust niya, medyo natanggal na yung pintura. So madali lang gawin yan, no. Bibigyan ko lang ng panahon niyan, ma-sprayan ng ano yan, ng pinturang ano, high temp. So ayun siya. Ayan mga homes, no. Tapos pinalitan ko lang to ng ano, ng LED na ano, LED na ilaw niya. Ayan siya. Tapos naglagay lang tayo ng ano dito ng cellphone holder. Kaso hindi pa natin nalilinyahan kasi medyo busy tayo mga homes, kaya hindi ko mailinyahan, eh. So madali lang naman magkabit ng linya niyan. Ayan siya. So ayan mga homes, no. Medyo mainit na rin dito. Andito kasi ako sa ano ngayon, no.
Ayan. Dito ako sa Kuwait Tower. So medyo mainit namang homes. Biyahe na siguro tayo, uwi na tayo. Pasado alas 8 na ng umaga. So masyadong tirik na yung araw. Ayan o. Medyo mainit na talaga siya. Kaya mga homes, tara, biyahe na tayo, uwi tayo. So kung babiyahihin natin mula dito Kuwait Tower hanggang dun sa bahay, siguro may mga 20 minutes siguro ang biyahe. 20 or 25 minutes. So mabilis lang yan, no? Saglit lang yan, depende naman sa bilis na ano, kung paano mo siya biyahihin. So tara mga homes, biyahe na tayo. Ang isang ano lang dito, no, sa mga homes sa Vespa, no, medyo yung seat height niya, medyo mataas yung seat height niya mga homes. So ako, ang height ko is 5'5". So pag nakaupo ako mismo sa Vespa, medyo tingkayad ako. Pero okay naman, na kayang-kaya naman handlein. So tara na mga homes, alis na tayo. Tantiyahin natin pagdating natin sa bahay kung ilang minuto tayong bumiyahe mga homes. Gamitin ng Vespa mga homes, yung hatak niya talaga swabe, no? Pag pinaunan mo na siya ng isang biglaan, talagang uhugo talaga siya, talagang baon talaga. Pag baon, parang kata talaga kagad. Dito tayo sa stoplight, no? Stoplight muna. Yung grupo kasi namin ngayon mga homes, wala kaming drive ride ngayon ng grupo namin. So nag-decision ako na ano, na mag solo ride ngayon mga homes. Tapos gawa na rin ng maybe video at maiko-content sa
Stoplight ulit tayo mga homes. So dito na tayo, road 30 tayo. Dito pwede tayong tumakbo ng 120 mga homes. Kasi ang speed limit dito 120. So 120 tayo.
medyo malapit-lapit na tayo na sa bahay. Siguro mga 5 to 7 minutes na lang nasa bahay na tayo, mga homes. So ganun nga, no, aabutin din pala siya ng ano, no, aabutin din siya ng mga 20 minutes yung biyahe natin. Galing dun sa Kuwait Tower hanggang dun sa bahay, nasa 20 minutes siya. Kaya medyo mabilis-bilis dahil medyo ano eh, naghataw-hataw tayo ng konti eh. Sinubukan lang natin tong si Journey. Matulin ba? Matulin naman siya, mga homes. Pero hindi ko pa siya nasasagad na yung sagad na babad talaga eh. Kasi hindi naman tayo, kada hataw mo mayroong ano, mayroong camera. So kailangan papahinga mo muna yung andar niya. Sabaya paglagpas ng camera, hataw ka na naman ulit. Eh sunod-sunod kasi ang camera dito, mga homes. Kaya mahirap na, baka mapicturean tayo. Malaki-laki ang multa, mga homes. Pag napicturean tayo. Pero kung yung takbo niya, halimbawa, from 0 to 100, napakabilis niya nang kunin yung 100. Hanggang sa mag 110, 120, mabilis niya nang kunin. Pero yung pinaka top speed niya pa, hindi ko pa talaga ano kung ano talaga yung pinaka top speed niya. Kasi hindi natin maibabad ng sagad talaga eh. Kung hanggang saan yung kakayanan niya. So pag nag-ride na lang siguro kami next Friday, no, pag medyo malayo-layo na yung biyahe namin, tatry ko siyang i-top speed kung ano yung magiging top speed niya. Grabe, mga homes, mainit na mainit na. Yung likod ko basang-basa ng pawis. So okay na, go na tayo. 5 to 10 minutes, nasa bahay na tayo, mga homes.
sakto mga homes, 5 minutes. Isang stoplight na lang. Galing dito sa stoplight hanggang dyan sa bahay, mga 1 minute lang. Halos umabot din siya ng ano, no? Mga nasa more or less 20 minutes yung biyahe natin. So ayan mga homes, no? Dito na tayo sa bahay. Pakita mga sa inyo yung paradahan mga homes. Dito pinaparada lang yung motor ko. Yan ang kanyang paradahan. Tapos andyan yung ano namin, elevator. Ayan. San go? Atay, nakagawaan tayo ah. Pwis na pwis tayo mga homes. So ayun, lumipas na naman yung day off natin. Nakapag-ride tayo mga homes. Ayun mga homes, no? Maraming salamat sa patuloy niyong panonood ng mga video natin mga homes. Tapos please ano lang pa-subscribe sa channel natin, no? Kung di pa kayo nakakapag-subscribe, pa-subscribe sa channel natin. Tapos paki-like and share. Tapos comment na lang kayo boss mo kung mga bro, kung mga may katanungan tayo tungkol sa Vespa. Maraming salamat sa inyo mga homes, at sa susunod sa uulitin. Maraming salamat sa inyong lahat at God bless mga homes.